Hi guys, naranasan nyo na ba na laging buhay yung brake light switch nyo dito sa dashboard nyo? Papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga dahilan na dapat po natin tignan. Ganito po ang itsura ng brake light switch pag laging nakabuhay. Dapat po nasa maximum level yung brake fluid natin. Hanggang dyan lang po. Yan. Pag nasa minimum level po yan, talagang iilaw po yung brake light switch natin sa dashboard natin. Papakita ko naman sa inyo yung floater po ng ating brake tank. Itong kulay puti, yan po. Yan po yung floater switch ng ating brake fluid tank. Yan po. Siya po yung nagdi-detect kung empty na ang ating brake fluid tank o full tank pa. Ibig sabihin ng full tank, yan po ay nasa maximum level. Kapag empty naman po siya, andun po sa pinakababa na yung sagad. Parang gasolina po yan, na may floater din siya. Sinasabi niya na full tank na po siya, at sinasabi din niya na empty na po. Ganon din po ang ating brake fluid tank po. May floater po siya. Ito lang po yung brake master natin. Yan. Ito ang brake master. Yung brake master na yan, dyan din po ang isang dahilan bakit po laging nailaw. Kasi baka mamaya may tagas po. Kasi may mga maliliit na hose po yan. Yan po sa likod. Yan po yung mga hose. Minsan dyan po nagkakaroon ng leak. Kaya naubos po ang ating brake fluid. Isa pang cause yung malinipis po na brake pad. Kasi po yung brake caliper natin may mga piston po yan sa loob na siya po yung tumutulak sa brake pad para kakatin niya yung rotor disc. Kapag malalim na po yung tulak niya kasi manipis na po yung brake pad natin, mas marami pong fluid ang kakailangan rin niya. Kaya nagbabawas ito ng fluid. Tapos iilaw na po yung warning light ng ating brake light. Yung brake fluid tank ay nandun po sa likod yung power socket niya. Ito naman po yung handbrake switch. Sa susunod ulit, sana makatulong itong video na ito. See you on my next video.